Alam niyo kung bakit priority minsan ang hadlang kung bakit hindi natin malakaran ang purpose ng Lord? Alam mo kung bakit yung oras mo kasi, yung puso mo kasi, at yung isip mo kasi ay punong-puno ng mga pangarap mo sa buhay. Tapos, kung ano yung pangarap mo, yun yung driver ng buhay mo. So, yung pangarap mo rin ang nagdidikta ng priority mo. Hindi masamang mangarap, hindi masamang magplano, pero dapat ang nagsishape ng buhay mo, hindi pangarap, purpose. Kasi if you will start to build your life on your dreams, kasi nga, ito yung pangarap natin, pangarap kong yumaman, so lahat ng priority ko, nakatugma dun sa kagustuhan kong yumaman. Gusto kong maging politician. Lahat din, again, hindi ko sinasabing mali ang mangarap, hindi po masama ang mangarap, pero ang purpose natin ang dapat nagsishape ng ating priorities. Bakit? Ang sequence ng ating priority mahalaga. Sequence matters. Halimbawa sa pagbubutonis ng polo, kapag mali ka agad yung unang butonis mo, lahat yan damay. Ibig sabihin, the order of your priorities matters. Ibig sabihin, kung ano yung dapat mong unahin para malakaran mo ang purpose ng Lord, kung ano yung listahan ng mga prioridad mo sa buhay, kung sino yung number one dyan, napakahalaga niyan. Napakahalaga niyan. Kaya nga mga kapatid, naniniwala ko, kung Kristiyano ka, mas madaling mag-sequence ng priority. Pastor, sure ka? Oo. Alam niyo po kung bakit? Mas madali sa Kristiyanong maglista ng priority. Alam niyo kung bakit? Kasi yung number one, alam na kagad natin kung sino. Ang problema mo na lang yung number two, yung number three, number four. Ang problema, yung number three, nilalagay mo sa number one. Mali ang sequence. Tapos magtataka ka, ba't hindi ko kaya maranasan ang purpose ng Lord sa aking buhay? Parang hindi ko ma-discover. Eh kasi mali kagad ang sequence eh. The first must be the beginning. Kung ano yung number one, yun dapat yung una. Huwag mong gawing number three yung number one. Huwag mong gawing number two. Eh, gawin mo yan sa asawa mo. Honey, alam mo, priority kita. Ang daming nasa listahan, o lima, di ba? So, ano ibig sabihin? Ako, priority mo. Ako, pagka Valentine's Day, 14, day tayo, 15, yung iba, 15 sila. Kasi sila, because sabi mo nga, Pastor, the sequence of our priority, it matters. Pinapriority, eh, legal wife yan, Pastor. Eh. Siyempre, priority natin niya. The order. Grabe, halata, hindi sila maka-amen. So, the order. Alam mo, kahit na, ano yung, kahit may, ano tayo, one seat apart tayo, talagang gusto mo abutin yung asawa mo, makinig ka, huwag ka matutulog. May sinasabi si Pastor, para sa iyan. Maka-amen, wagas yun. The order of your priority, it matters. The sequence of your priority, bakit importante ito, kapatid? Kasi kahit na maliit lang yung progress mo, pero tama ang sequence ng priority mo, malayo mararating mo. Pero kahit gano'n ka ka-busy, pero mali ang sequence ng priority mo, babalik ka pa rin sa simula. Kailangan mo ayusin. So kung gusto mo, kapatid, na yung mess maging message, ayusin mo priority mo. Ang nangyari kasi ganito yan. Katulad ng polo, pag mali ka agad ng number one, ano result? Gulo. At maraming Kristiyano sumusuko sa gulo. Maraming Kristiyano, maraming tao sumusuko. Ay, paso, napaka-messy ng buhay ko. Kasi nga, pag mali ka agad yung number one, mali lahat yan eh. Napaka-messy ng buhay ko, ang gulo-gulo. Pero mga kapatid, always remember this. You should not stop in the mess. You should not stop in the mess. Kasi even before the creation, look at the creation. Ang sabi ng Genesis chapter 1 verse 1, in the beginning, God created the heavens and the earth was without form. Di ba messy yun? And the earth was without shape. And then God said, hindi nagpadala ang Lord sa mess. He turned the mess into a message. Do not give up on the mess. Isang piraso lang yan, isang segment lang yan ng buhay mo. Huwag mong huhusgahan yung pelikula dahil lang sa tatlong segundong panunod mo. Ang pangit ng bida rito. You cannot judge the movie by that. And you cannot judge your life just by the seasons of your life. Hindi porket malungkot ka ngayon, malungkot ang buhay. Do you want your situation to change? Gusto mo po bang mabago ang iyong sitwasyon? Start fixing your priorities. Magbabagsak ako ng bomba. Matthew 6:33. Everybody read. Seek first. Oh, look at that. Alam niya kung bakit? Lahat ng love story nagsimula sa first conversation. Lahat ng journey nag-start saan? Sa first step. Lahat ng graduation nagsimula sa first class. Lahat ng preaching nagsisimula sa first word. Lahat ng kanta nagsisimula sa first note. Sabi ni Jesus Christ, gusto niyo maayos buhay niyo, seek first.
the kingdom of God and His righteousness. Everybody read. And all these things. Ano yung all these things? Kung babasahin nyo ang Matthew chapter 6, yung all these things na yan, pagkain, damit, basic needs. Sino sinyo nag-aalala sa basic needs? Pero tingnan yung order. Anong order? Mag-aalala ba muna ako sa all these things? No, sabi ng scripture, seek first. So yung number one sa listahan ng sequence mo, non-negotiable na kagad dyan. Ang problema mo na lang yung number two. And the moment na nilagay mo yung all these things will be added sa number one, there goes the problem. The order of your priority matters. Kapag inuna mo ang Panginoon, and by the way, I'm not saying unahin ang ministry, ha? Maraming nasa ministry, walang relasyon sa Diyos. Correct. It's not seeking, hindi sinabing seek the ministry. Seek first God's kingdom. That's the, if you're going to ask me, Pastor, what's the right sequence? What is the ideal sequence of our priorities? Do you want to know? Yeah. Okay. Based on the biblical principles of the Word of God, your number one, the number one in your list must be God. Yeah. Hindi career, Pastor? Yes. God. What's next, Pastor? Yan, gusto ko yan. Career na yan, Pastor? No. Family. Family is number two. Number three, ministry. Doon nagkakaproblema. Yung number three, ginagawang number one. Logically speaking, kung pag-iisipan nyo yung sinabing seek first, anong ibig sabihin ng Panginoon if you think about it? Ano, hindi aksidente sinabi ng Lord na seek first. Gusto niyang ipaunawa sa bawat isa sa atin na hindi lahat ng bagay sa buhay mo pare-pareho ang value. Kaya meron ka talagang dapat unahin. Because God Himself is a God of order. Imagine ninyo nung creation, pang ilang araw nilikha ang tao? Six. After nilikha yung halaman, yung oxygen, yung light, and everything, on day six, He created man. Imagine ninyo kung ang Diyos walang sequence of order, inuna kanyang nilikha bago yung oxygen. Alam ng Diyos eh, hindi tayo mabubuhay na wala yun. Kaya alam ng Diyos mag-prioritize, tignan nyo, kapahamakan talaga pag mali sequence mo eh. Gusto ng Lord kapatid, tama ang maging sequence ng ating buhay. Practically speaking, paano kaya apply yan sa buhay ko? Ganito lang kapatid. Sino sa inyo gusto maging milyonaryo in the future? Yes. Power? Power! One five mo, gawin natin 500. Joke. Sino sa inyo gustong maging pastor one day, maging engineer, maging architect? O kung gusto mo maging architect one day, maging engineer one day, pangarap mo maging millionaire one day, yung decision mo today. Napakahalaga niyan. Yung order of priority mo today, napakahalaga niyan. Kasi halimbawa, gusto mo maging milyonaryo, naging milyonaryo ka, mali ang priority. Inuna mo trabaho kaysa sa pamilya. O milyonaryo ka, pero wala kang pamilya. Lalo ako, marami ako narinig, Pastor, na-inspire ako sa iyo, gusto ko na rin mag-pastor. Well, your decision today matters. Yung decision mo umatin ng church, importante yan. Yung decision mong manalangin, importante yan. Yung decision mong magbasa ng Bible, importante yan. Because that's the order of that sequence. It's very important. Seek first the kingdom of God and His righteousness and all these things will be added. Kasi bawat decision mo, kapatid, meron niyang epekto sa buhay mo. Write it down. Every decision is a spiritual decision. Yung decision mong magbigay, yung decision mong umattend, yung decision mong manalangin, yung decision mong magbasa, it is a spiritual decision that is affecting your life. Every action has a reaction. Lahat ng action ng buhay mo, nagkakaroon ng reaction niya sa buhay natin. At kung tama kaagad ang number one priority natin, over time, it will have a huge impact in your life.